vlogger. Ayun. So, anyway, grabe kahapon, struggled talaga ako as in, kasi akala ko talaga mawawalan ako ng bahay. Charot! Ayun. So, right now, hindi pa ako naliligo. Talagang sinichismis ko. Tapos, busy po kasi kami. Kasi, we're currently doing a big project for a school. It's yearbook. Tinatapos namin to. So, hopefully, yan, magawa namin ng maayos. Tapos, i-feature po namin yung school na ginagawa namin ng yearbook. Kasi, magkukuha tayo ng pictures doon, di ba? Yan, kukuha kami ng pictures ng mga locations, yung admin offices, ganyan. So, yun. I-vlog ko yun, promise. And po, so, yan po isa sa mga perks ng pagiging virtual assistant. Kasi, pwede ka pong tumanggap ng different kinds of projects. So, aside from working at home, meron akong sideline, yan. Masaya, diba? Yun. So, nagsa-sideline po kami paggawa ng mga layouts ng yearbook, ganyan. Anyway, yun nga, masaya ako kasi yung boss ko as a virtual assistant, flexi talaga yung oras ko. Sobrang flexi. Anytime I wanted to go to work, I can go to work. Pero madalas gabi ako nagtatrabaho. So, kung nakikita nyo akong online sa YouTube world, yan, talagang totally 100% online talaga ako kasi I'm also working at the same time. Tapos, meron namang other companies na hindi pwede mag-YouTube or kasi yung company nila is very sensitive in terms of screenshots. So, may mga company po or mga virtual assistant na hindi pwedeng other website or other Facebook account yung other, tawag nito? Ano tawag doon? Yung hindi sila pwede magbukas ng other website, yun na lang. Grabe. Yun, kasi kailangan nakafocus sila sa work. May timekeepers kasi silang tinatawag. Well, ako rin meron, pero yung boss kasi, since yung reporting nga most of the time yung ginagawa ko, yun, sinasabi ko na lang sa kanya na, siyempre, aantokin ako kapag nagre-report ka na nga, nakatype ko sa Excel, gumagawa ka ng maraming pivot tablets at saka VLOOKUP na yan. Tapos, wala kang man lang YouTube na tipo ng magpapatugtog, ganyan. So, talagang sobrang binibigyan nila ako ng leeway kasi matagal na ako sa company. Yun. I'm gonna give you my first tip kung paano po maging virtual assistant. So, first tip na mabibigay ko po sa inyo, since kayo po ay nanonood sa akin as a YouTuber at dun sa mga kapwa vloggers ko na gusto rin at nagtatanong, nagre-request sa akin ng mga tips of how to be a virtual assistant, first thing that you should have sa sarili nyo is the confidence. Kasi, unang bagay na titingnan dyan during the interview, especially pag nag-Skype call kayo, video calls, whatever, kung gaano ka ka-confident sa sarili mo na kaya kong magtrabaho ng walang bantay. Kasi technically, wala ka talagang bantay dyan eh. Nagtatrabaho ko sa bahay. So, ang bantay mo lang, yung screenshot sa computer mo, tapos aside from that, yung bantay mo, sarili mo, diba? Kaya, paano dalhin yung sarili mo na you're really confident na kahit wala kang bantay, eh, talagang totally kaya mo magtrabaho. So, yan po. Sa next video ko, I'll make sure to give you the websites where you can check out yung mga virtual assistant na pwede kang mag-apply and then tingin-tingin ka doon kung ano yung mga skills na pwede mo magamit na pwedeng maging rason para matanggap ka as virtual assistant. Marami po yan, actually, marami po. Meron nga po mga accountant, meron din po mga sa e-commerce, meron customer service, marami po yan. So, I'll make sure to give you links and website where you can find and check this out. Na legit po talaga. Again, thank you so much for watching. Till next time!